kadami yung tomato natin. Dami pang kukuhanin. Ayan. So, ito naman tayo sa kabilang side. Ayan, dami pa din kukuhanin yung nanay. Nakabili po tayo ng ears si Frank. Sabi ko, bumili ka ng ano, ng buntot tsaka ng tenga. Dito po sa France, ang mura ng buntot at tenga. Yan, lulutuin po ka ako. Yan. Tapos papakulay natin yan ng mata. Yung mahilig po sa mga parang cartilage, yan. Pero matagal-tagal po natin yan papakuluan, no? Ilalagabilo. Lang natin ang ganyan. Tapos i-outdoor cooking natin. Ha? Sana igual. Ah! Papu, ears! Papu! Frank loves to eat ears. Takot daw siya. First time ko itong ano ito ng ganito. Tingnan natin kung masarap ah. So, yan. So, cut lang natin. Baka ako lang nitong kumain. Malamang ako lang kakain ito. So, hindi po sila mahilig sa mga ganyan, cartilage. So, dapat medyo manipis po, no? Biro ako makakita nito. Kaya nung nakita ko kung sa kay Frank, ayan. Na bilan niya ako, no? Gamitin natin yung isang ita. Nag-flea market po kami. Non, il n'y a pas de judo. D'ailleurs, on se fait des bombes hier. Comment ça? Escrime, perdu. Natation, perdu. Football, perdu. Boxe, tu as gagné là-bas à la Philippine? Ah bah ouais. Après, voilà. On ne peut pas tout gagner, c'est sympa. Ah bah voilà. Ah, mais on peut aussi le. Voilà, il y a un thé à chaque bon. So, lagay natin na. Lagay ko na po doon. Yung. Giraffe cloves na po. Tsaka kunting asuka. Tapos, kalimutan ko yung ano ko dito. Thank you.
Ito. After flea market, outdoor kitchen. Kalimutan ko yung suka. Pero yung ano po yan, TikTok choices, no? Medyo matagal-tagal natin itong pakukuluan. Kami ulit doon sa flea market na po. So, ayan, nakabili po ako. Yung mama pong nagbibenta, meron pong ganitong natong na puti. So, ayan. So, tatanim natin. Di ko lang sure kung saan ko po siya itatanim. Kasi yung natong mahilig po siya sa water. So, malamang itatanim natin siya dito. But we need to transplant yung mga nandito. Kaya lang ang init po today. Naninilaw nga po yung mga ano ko. Yung tab nito. Yung string beans na po. Yung, kasi sa sobrang init siguro hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Yan. So I'm so happy kasi pwede na po akong maglaing. Yan. So maglalaing po tayo. Tingnan natin kung hindi makati. Kasi minsan makati po yung ano ah. Yung natong ah. Yan. So tingnan natin. Ang gabi. Nakuha po tayo ng ano. Tag nito talong. Sobrang lalaki. Yan. Talongis. Talong. Talong. Kuha tayo ng talong. Ito ng talong. Laki ng talong. Aga po today tayo dito sa Gulayan, no? 6:30 pa lang ng umaga. Hinihintay ko po yung water. Pero tingnan niyo po talaga pag walang water, to yung tuyo. Tapos tingnan niyo yung nangyari dito. Sa sobrang init. Yan. Mamaya manguha po tayo at ayan yung peste niya, oh. Yung peste. Ano yan yung mabantot? Pagka hinawakan yung mabantot siya. Kuha tayo ng bulaklak mamaya at aanuhin natin. Papakbet tayo. Yan. Pero walang ganong bunga. Puro bulaklak na lalaki. Isa lang yung bunga. Kukunin na natin mamaya. Gagawin natin na ano. Puro lalaki yung bulaklak. Ayan. Oh, laki na. Ang kalabasa ni Manoy Engelbert. Siya nagbigay sa akin yan. Ng, ano. Mahilig kasi yan sa kalabasa. Ewan ko kung nagtanim ngayon ng kalabasa. Papakpakwan. Mahilig din yun sa pakwan. At ito na po yung ano. Yan. Yung sili lumalaki na po. Tingnan nyo. Ito po, bell pepper. Yung sili po, masanga. Yan. Ito po sili yan. Tingnan nyo po kung masanga siya. Kaya tsaka maliliit yung dahon. Kaysa yung bell pepper, malaki po yung dahon niya.
kaysa yung ano po, yung ceiling normal na po. So yun, makikita niyo. Tapos pagka yung sa labuyo, mas maliliit pa rin. Kaya lang hindi ako po nakapagtanim ng labuyo. Pero meron sana akong seeds ng labuyo, no? Kaya lang hindi tumubo siguro. Kasi wala akong nakitang ano, maliit na ano, na dahon. So, ito na yung ano natin. Malaking kamatis. Ayan, maabot na naman. Ilang araw lang tayong, tatlong araw lang ako hindi dito pumunta. Gawa nung kahapon po, nag-flea market kami. Tapos after 10, hindi ka na talaga makakapunta dito dahil sa sobrang init. Hindi ko kaya po yung init dahil nang may allergy po ako. Nagkakaroon po ako ng maraming mga buttons-buttons na namakate. So, hindi po ako talaga... Although, nag-take po ako ng medicines, no? Yung, alam ko yung, meron din sa atin, atarax yata yung sa atin, no? Pero you need to have some doctor prescriptions. Pero umubra po siya kasi hindi ako masyadong inallergy. So, yan. Gandang umaga po sa lahat. Welcome back po dito sa ating garden na medyo, ano na, parang gubat gawa noong kalabasa. Ayan. Ayan. Ang dami ulit natin aalin. Diyos ka po. Tinanim na namin yung dalawang ano po, orange tsaka pomelo. Papakita ko yung wild tomato. Yan, nagdilig po ako. Yan. Ito po yung wild tomato last year. Bali, kasi ang nangyayari po, syempre, so, po yung mga wild na yan. At kukunin natin, ngayon nyo po, ang daming nahuhulog. Kasi syempre, hindi ko na mo-monitor dito. Ang mundo sa kabila, dito may ari din. Kunin natin yan, sayang din. Ito yung parang mga parang botilya. Marami kasing klase. So, ay, nalulog. Ayan din. Pero ito, wala pang bunga. Yung ano natin, ha? Yung sayote. Ayan. Basket. Kumuha ko nito ng basket. Ito parang butilya to, eh. Tingnan niya po. Iba rin klase. Parang butilya siya.
Yung basket natin. Iba namang basket ginamit ko kasi alam mo naman si Manay ang daming basket. Dami. Halos namaransibal. Nakamatis. Kung pwede lang padala sa Pilipinas. Map, ano, gusto mong kamatis? Ayan, tadako lang baga si Mimit na kamatis, mama. Alam ko mahal ang kilo ng kamatis sa Pilipinas. Gawa ng bumagyo, di ba po? Ayan. Try natin itong imbakin. Paano kaya itong imbakin? Doon sa kabila. Ang dami pa doon sa kabila. Ayun pa doon sa kabila. Diyos ko. Sniyos. Ayan. Gusto ko sana bigyan dito sa likod. Kaya lang hindi ko naman makita yung bak. Hindi po siya lumalabas. Ang kapitbahay ko dito sa likod. Hindi siya mahilig sa gardening. Dahil kung gusto niya sanang mag-garden, meron siyang space dito sa katabi ng garden ko. Dati na garden din. Kaya lang hindi dinidilig. Hindi inaalagaan. So, syempre pag hindi niyo po dinamuhan, wala po talaga mangyayari sa garden. So, sana nagtanim din po siya sana. Dati nakakausap ko po. Kaya lang ngayon hindi nang gawa nung tag nito. Gawa nitong barricade na to. So, hindi ko na po sila nakakausap. Yung isang variety. Kaya lang tingnan nyo po, may dumadali ah. Pag ganyan, may parang dumadali. Titingnan, bubuksan natin. Tapos nahuhulog siya. Mayroong peste ang tomato ah. So, tapos itong malalaki, tingnan nyo po, may butas na. Yun po yung sinasabi ko, mas maganda yung mas maliliit. Kasi, mas mabilis po silang lumaki. Kaya, walang gaanong peste na po. So, ayan. Ang mga nakuha nating gulay. Ayan. Madilim. So, itong mga, ito po yung medyo madumi kasi naputi ka ng konti. Gawa nung nagdilig po ako, no? So, ang gagawin po natin dyan, uhugasan natin yan lahat. Tapos, ito po yung piniko ngayon. Look at my basket. At ayun po yung nung isang araw. Yan. So, we will see. Gagawa po ako ng tomato with the parsley na po. So, yun po yung pwede nyong ilagay sa white rice. Healthy po siya kasi hindi naman, ano lang po siya, garlic tsaka parsley lang po ang kasama niya. So, yun po yung i-prepare natin. Ayan. Lasan lang natin. Hindi naman yung hindi po siya madumi kasi hindi natin siya kailangan na talagang lagyan ng, minsan po pagbibili po kayo ng mga vegetables na so kailangan nyo pong isok sa sodium bicarbonate na wala yung fertilizer or chemicals. Pero ito naman po ay organic siya. So, galing sa garden natin. So, tingnan nyo po yung mga peste. Bubuksan natin yan kung anong laman yan. So, pwede natin pong ibigay sa manok. So, may nagbubutas din po ng ating tomato na po. So, ang difference po niyan is yan, tingnan po ito, may butas. Iba po yung yan, may butas siya. So, iba po yung ano niya, itsura niya. Parang may hinamumuti. Yan. So, pwede pa naman siya siguro. Anyway, ang dami na kami. Bibigay na lang natin sa manok yung mga nabutasan ng kalaban natin. So, talaga yung insekto. Hindi mo naman iwasan yan.
So, yung mga mapulang yan, hindi po yan nadali. Kunti lang naman. So, yan. Tingnan niyo po yung malalaki. Malalaki talaga yung dinadali nila. So, kaya ako hindi pa ako masyadong nagtanim ng malalaki. Mas alam ko na, yung po yung mahilig butasan ng mga insects sa garden. Ako. So, hindi po tayo kasi nag-use ng spray. Kaya meron talagang napipinsala din. Anyway, let's... Tikman nga natin. Pwede din po yan ilagay sa mukha. Maganda po siyang pang ano sa mukha. Pang pahid sa mukha. Second batch. Ito po yung second batch natin. Po, bibigyan lang natin sa malukat. Kaya kinuha ko na po kasi minintay ko po sana hinog na hinog. Kaya lang nakita ko may nagbubuntas. So, hindi man natin mo natitigilan. Nakita ko pa, pero kaya lang green din kasi siya. So, yung, ano pa ang tawag sa atin? Pag nahawakan niyo po, mabantot. Mabantot siya. Minuruan lang natin yan. Kasi yung iba po, i-freezer natin. Ah, papuro. Look at the tomato. Ah, dako. Dami kasi yung paperwork. Ang maliit na salaan, no? Meron tayo ng market. We just have to find it. Masala ba yung... Ah, ito. Ito natin. Kunin na natin itong kamatis na malaki ah. Kasi baka butasan pa to. Sayang lang. Yan. Laki pa naman. Tingnan niyo kung gano'ng kalaki. Tapos kuha tayo ng talbos. Kasi mag-ano po tayo. Sakot-sakot. Kailangan natin ng talbos. Yung mapula. Yung gusto ni Mader. Gusto niya yung mapula na ganyan. Kanda daw sa dugo yan. Naman naman si Ma. May ano din yan eh. Paborito yan ah. Pag gusto niya yung ganyan. Oh. Sarap yan. Pag umaga. Dati ganyan yung pag umaga namin. Almusal sa Pilipinas na po. Pati siyang may talbos. Sa reps. Si Manay Kinky. Laging may mga talbos-talbos yan. Nakakamiss niya po. Dahil hindi kami nakauwi. Siguro miss din nila kami. Yan, ang ganda ng talbos. Yung kamote, hindi po siya mahirap pa dalihin dito sa trans. Hindi po umano. Hindi tumubo yung ampalaya, yung malunggay, yan, hindi tumubo.
So, lagyan kaya natin ng konting kangkong. Pwede rin. Init na po. Tingnan nyo kung gaano kainit. Sobrang init. Kuha tayo nitong isang ano. Isa. Ganito. Parang lagyan natin. Uy, tignan ako matumba. Yan yung mga talbos. Ang dami din. Kamatis. Sino yung bababa? May bababa. Kamatis. Sesame. Ayun. Talbos. Ganda po sa... Yan. Dami-dami din na talbos. Pabalik at ang kuha ko. Yan. Miniwa kong ano, talong ng garden, oh. So, akala ko sobrang ano na, ay, okay pa naman siya. Yan, so, mag-aantay ng maraming kamatis. Parang pinakbet na wala pong ano, wala ang palaya kasi nag-remove yung palaya natin. So, ganyan pa lang. That's life. Ganyan po yung buhay, yung minsan, yung gusto mo, hindi talaga yun. Dahil, you need to adjust. Minsan, ganyan talaga. Yung mga minsan yung gusto mong mangyari, hindi na nangyari. Nga pala, hindi tumubo. So, wala tayong mag- ilang beses po ako nagtanim. Malunggay din di tumubo. So, yan. Dami-damihan natin ha, kasi sobrang dami ba naman ang kamatis natin eh. Yan. Sobrang dami ng kamatis, kailangan natin ano yun, gamitin. Yan. Pwede na yun. Tapos kuha tayo ng maganda yung ating nabili. Maganda yung ano po, yung garlic. Kaya lang, hindi, dati akala ko pwede inbakin siya ng matagal na po. Hindi ito yun. Minsan, pagdating din yung ano, nag-ano din siya. So, sabi ko, yan, salang binigay ko. Lang po to, parang linis ang ano, parang pakbet ng linya. May isa pala doon na okra, kunyayin natin kasi lalaki na yun. May isang okra, pwede natin ilagay. Kalimutan ni Frank yung okra. Sabi ko niya, parang kain ka na ron. Sabi niya, ano yung okra? Sabi ko yung parang madulas pag ginain. Yan. So, doon na tayo sa kawalis. Ito niya ng, ano, dito, yung tea niya, no? Ayaw nila ng texture. So, ano, hindi lang sila kakain. Parang pong may lasa. Thank you.
Ito natin yung talong. Kasi yung talong po, medyo matagal siya. Lagyan natin ng chicken cube. Para may lasa na po. Hindi po ang masarap nalagay ng asin. Puro gulay tayo today. Yan po yung mga gulay na meron po kayo. Pag-inisin naman po masarap eh. Isa lang po yung okra. Isa lang po yung natanim natin. Ayan, lagyan ko po ng konting water. Kasi baka matapong naman. Para yung tabi. Mabilis po kasi maluto yung ibang gulay. So, yan. Takpan natin. Ulit. Ayan. Kunting cry. Ano lang ang kulang? Masalaya. Yan, wala ang masalaya. Si Manay. Kasi doon sa iPad. Ayan, tuloy. Antik nang matutong. Lagay na natin po yung ano. Yung. Lagyan po natin na sabaw ng ating tinga. So, lagyan natin ng konting. Ako po lagi ko nilalagyan ng konting suka. Apple cider po. Makaka-enhance po kasi ng vegetable po. Kain na natin. Kain na natin. Ang dami pong bulaklak na lalaki yung kalabasa, no? So, kinukuha ko po. Yung bulaklak na lalaki, wala pong yung ano niya, walang bilog na kalabasa. Bulaklak lang siya. So, pwede niyo pong, pwede rin po yan na ano, parang tempura. Kaya lang, Manay, walang time. Dahil busy ako sa garden lagi. Pagdating naman ng after is pagudis. So, yung ating lagyan natin ng konting ano. Ng pera. Ayan. Pwede nila. Ano yan? Ang ganda na ng kulay, di ba po? Pag mahilo po kayo sa gulay, huwag masyado pong overcook. Tatakpan natin yan. Tapos, yun na yan. Okay. Thank you.